Inanunsyo ng National Economic and Development Authority o NEDA ang 37.2 milyong mga Pilipino na nasa inisyal na hakbang para makapagparehistro para sa Philippine Identification System o PhilSys. Matatandaan na target ng gobyerno na maaabot ang 50 hanggang 70 milyong populasyon para maiparehistro hanggang sa matapos ang taon. Mula zero registration noong Abril taong 2020, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na hanggang Hulyo 2 na umabot na sa mahigit 37 milyong mga individual ang nakaparehistro na para sa Step 1 o pagkuha ng mga demographic data ng mga aplikante. Nasa 16.2 milyong individual na rin ang nakakompleto ng kanilang Step 2 registration o biometric capture. Bukod dito, nasa 343,742 na mga nagparehistro na ang nakatanggap ng kanilang mga Phil ID card. Sinabi ng NEDA na upang ligtas na mailabas ng ahensya ang PhilSys sa gitna ng pandemya, ang PSA ay nagtaguyod ng tatlong hakbang sa pagproseso ng registration. Ang unang hakbang ay ang koleksyon ng data ng demografiko na maaaring gawin sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa bahay o sa online. Ang pangalawa ay ang pagkuha ng biometric sa itinalagang mga sentro ng pagpaparehistro. At ang pangatlo ay ang paglalabas ng PhilSys number o PSN at Phil ID card. Sinabi ng NEDA na nakipagtulungan din ang PhilSys sa Land Bank of the Philippines o LBP upang payagan ang mga nagparehistro na buksan ang mga bank account sa mga registration center. Sa isang memorandum, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang Phil ID ay dapat tanggapin bilang opisyal at sapat na patunay ng pagkakakilanlan nang hindi na kailangang magpakita ng anumang iba pang mga dokumento sa pagkakakilanlan. Kamakailan lang din, ang Department of the Interior and Local Government o DILG ay nag-utos sa lahat ng mga local government unit na kilalanin ang Phil ID sa public at private transactions. Matatandaan na naisabatas ang Phil ID matapos itong pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Agosto taong 2018 na kung saan ay may layuning magtatag ng isang national ID para sa lahat ng mga Pilipino. Sa huling pahayag, sinabi ng NEDA na bisitahin lamang ang official website at Facebook page ng PSA para sa pinakabagong impormasyon ukol sa national ID.